Hello po. Galing po tayo kanina ng umaga sa farm garden at tumulong po tayo doon sa pag-i-spray ng sitaw kasi marami na po siyang black aphids doon. Humingi na rin po tayo ng pantanim na luya. Itatanim po natin siya sa isang sako na ating pagtataniman. Kaya medyo natagalan po tayo ngayon. Dahil po nagpunta pa kami ng Pasipika. Bumili kami ng mga pang-spray na gamot na gagamitin natin para bukas sa ating talungan. Kailangan na po siya ma-sprayan doon. Kaya kararating ko lang dito sa garden na alas 12 ng tanghali. Ito naman po, papakita ko sa inyo, itatanim natin luya. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan po yung tatanim natin mga luya. May mga tubo na po siya. Ang hingi po tayo doon sa technician ng farmers sa Barangay Kalingatgan kay Arnolfo Garol po. Dito po natin siya itatanim sa sako na to. Ayan. Ang ilinagay po natin dito sa sako na to ay yung compost na po na ipa ng palay. Tapos sinaluan po natin ng lupa at ipot ng manok. Ayan. Yung chicken dungs. Inalo natin dito para mas medyo mataba siya. Dito po natin itatanim yung ating mga luya. Itatry natin kung ano magiging resulta po niya, kung maganda talaga itaniman dito sa loob ng sako na to. Okay. Ayan po. Ayan. Tanim natin dito siya. Kumbaga saan hawiin natin para ilagay natin yung mga ano natin. Bawasan natin ng lupa. Pabawasan natin tapos tatakpan na lang natin ulit siya ng lupa. Ayan. Okay. Lagay natin dito yung babawasin natin sa galon para hindi tayo mahirapan. Kulang pa. Maganda dito siguro itanim to kasi kailangan talaga sa luya, hindi siya mababahaan kasi nabubulok din po siya. Kaya dito natin sa sako at didilingin na lang natin tapos bubutas-butasan na lang po natin yung ilalim mamaya po pagkatapos natin magtanim. Ayan. Ayan, lagay natin itong pinakamalaki dito sa gitna. Siguro ganyan, pahiga. Hindi rin ako masyadong master nito pagtatanim ng luya, guys. Kaya, try lang natin kung anong ating magagawa dito. Pagtabi-tabihin na lang natin. Ayan, pahigain na lang natin. Ayan. Ayan. Tapos, pagka umumbok na siya, kumbaga malalaki na yung luya natin, unti-unti natin siyang tatakpan uli ng compost na mga ano ng palay, mga balat ng saging na hinog, yung mga pabulok na, yung nabubulok, pwede natin ipaibabaw para po siya maging mas maganda ang tubo at maging mas mataba po yung kanyang mga laman ng luya natin. Ayan. Pwede na. Para hindi na tayo bibili ng mga panggamit, pag may tanim tayo, kahit ganito lang ang pinagtataniman, magkakakuha na po tayo ng ating magagamit kagad. Hindi na tayo bibili. Ayan. Tapos, bubuhos natin ito para matakpan po sila. Ayan. Ayan na po. Tapos, papantay natin ibabaw. Ayan. At tapos, didiligin natin. Okay. Ayan.
Ayan, kukuha naman tayo ngayon ng tubig. Didiligin natin siya. Okay. Wait lang po. Yan, didiligin natin siya, guys. Yan. Okay. Ayos natin siya. Maganda ang kanyang pagkadilig. Ayan. Tapos bubutas-butasan natin yung gilid ng sako. Wag lang po doon sa may puwitan. Ayan. Dito lang sa bandang taas-taas ng konti. Okay. Diligin natin uli, guys. Okay. Tsaka na lang natin ilipat dun sa may arawan. Ayan. Ayan, ayan na po. Nadilig na po natin yung loob ng sako. Pati yung ating luya na itinanim dyan. Tsaka na lang natin siya paarawan pagka medyo mahaba na po yung kanyang tubo. Ayan. Okay. Ayan. Magpapasalamat po tayo sa sumusubaybay sa ipipids natin. Maraming salamat po sa inyo. Lalong lalo na po doon sa mga nagpapalipad ng stars. Thank you sa inyo. Kailangan na po natin mag
ano nang kumpletuhin na natin yung pag-build up ng ating FB page. Yung mga kinakailangan natin para magkaroon po tayo ng ating sahod. Kailangan na po, nag-ano na po si Mita. Nag-message na po sa akin. Kailangan pa rin natin gumamit ng ating kailangan pa rin natin ng tax account number para i lagay natin doon sa pipildapan natin sa Mita yung kinakailangan doon. May message na po sila. Sana makuha natin ulit yung number ng ating yung tax account. Kukuha ulit tayo kasi yung nakuha kong tax account dati, pag-apply ko ng BDO, nakalimutan natin kuhain ulit doon sa tiller na nag-ano sa atin sa BDO. Kaya nagpapasalamat din tayo sa lahat-lahat na sumusubaybay at sumusuporta po sa ating FB channel, sa ating farm garden. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa mga OFW na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. God bless sa inyong lahat at mag-ingat tayong palagi. Thank you, thank you, thank you sa inyong lahat dyan. Bye-bye po!